Ginugol niya ang oras niya sa trabaho at kay Cindy. Hindi man naibalik ang pagmamahal niya para dito, ay naging sibil naman sila sa isa't isa. Cindy is currently on her 5th month right now, and today is her checkup kaya sasamahan niya ito. Habang inu-ultrasound ito ay hindi niya maiwasang mapangiti. He feels every excited lalo na nang makita niya sa monitor ang paggalaw nito. Congratulations, Mr. and Mrs. Santalian. You are having a baby girl. Ngiti sa kanila ng sonologist o bigayn na nagsasagawa ng ultrasound. But I advise you to have a complete bed rest, okay? Your placenta is at low-lying position and prone to bleeding. And please, no sexual intercourse. Makahulog ang ngiti pa nito. It's not that serious, right? Tanong niya sa doktor. Wala naman siyang problema sa ipinagbabawal nito dahil wala naman nang namamagitan sa kanila ni Cindy. Yes, that is normal. Iikot pa naman ang placenta habang lumalaki si baby. Just take extra care. Paliwanag nito na siyang ipinagpasalamat niya. Habang nasa kotse ay kitang-kita niya ang excitement sa mukha ni Cindy. Babe, I am super excited na. Can we go to the mall na? Gusto ko nang ibili ng mga damit yung baby natin. Ngiti nito sa kanya. Marahan naman siyang tumango at pinagbigyan ito. Mabilis pang lumipas ang mga araw at 7 buwang buntis na si Cindy na mga panahong iyon. Pero kinailangan niyang lumipad patungong Japan para sa conference ng kumpanya niya. Halos 2 linggo rin siyang nanatili doon. Pero pagka-uwi niya ay tila napakalaki ng ipinagbago ni Cindy. Naging mainitin ang ulo nito. Niayaw nitong ipahawak sa kanya ang tiyan nito. Pinipigilan din siya nitong sumama sa mga check-ups niya. Naisip na lamang niya na baka dahil nag-iiba ang hormones nito dahil sa pagbubuntis nito. No, this is already my 36th week. Gawan mo ng paraan. Dinig niyang sabi ni Cindy sa kausap nito sa phone. Nang makita naman siya nito ay mabilis itong namutla. Who's that? Kunot noong tanong niya. Ah, wala. Kausap ko lang iyong sekretary ng OB-GYN ko. Iwas na tingin nito sa kanya at mabilis na itong nagpaalam. Cindy is really acting strange lately. Lumipas pa ang ilang mga linggo. Nang tanungin niya si Cindy kung kailan ito manganganak, ay ilag ito. Ayon sa calculation niya, ay 41 weeks na itong buntis at nag-aalala siya. Gusto man niya itong samahan magpa-check up, ay nagwawala ito. Until one day, habang nasa opisina siya, ay tinawagan siya ng mami ni Cindy na nanganak na nga raw ito, pero sa bahay na lang inabutan. Ni hindi na raw ito nakaabot ng ospital. Nagmamadali siyang umuwi ng bahay at ng mga oras na iyon ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay niya. When he saw her baby lying on the crib, he saw an angel. Halos maluha siya nang buhatin ito. Pero bakit habang tinititigan niya ang anak, ay mukha ni Samantha ang nakikita niya? Hindi maipagkakailang anak niya nga ito. Ramdam na ramdam niya ang lukso ng dugo na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Halos ay hindi na siya pumasok ng opisina para lang mabantayan ang anak. Ayaw niya itong mawalay sa paningin niya. Kabaligtaran naman ito ni Cindy. Niayaw nitong hawakan ng anak nila. Hindi nito alam na alam niyang kapag wala siya ay hindi nito inaalagaan ang anak nila. Nang tanungin niya ang isa sa mga kakilala niyang may pamilya na, ay sinabi nitong baka dumaan daw ito sa tinatawag na postpartum depression. Kaya pinilit niya itong intindihin. Not until Edward came into the picture. Halos patayin niya ito sa bugbog nang sabihin nitong ito ang ama ng anak niyang si Wendy. Mahigpit niyang pinaamin si Cindy pero pinasinungalingan nito iyon. Damn! Hindi niya kakayanin kapag nalaman niyang hindi niya tunay na anak si Wendy. Kaya pumayag siyang isagawa ang DNA test. At halos mapalhod siya sa iyak nang malamang siya ang tunay na ama. Kaya nagtaka siya dahil pagkalipas ang mahigit isang taon ay bigla siyang puntahan ni Edward. Biglang nanumbalik ang lahat ng galit niya para dito. What are you doing here? Walang emosyong tanong niya rito. I am here to ask you something.
Seryosong tanong nito sa kanya. Alam ko na alam mo na nabuntis si Samantha noon, hindi ba? Biglang naging seryoso ang mukha niya. Just get straight to the point. I am busy. Kahit kailan ba hindi mo naisip na baka ikaw iyong ama ng pinagbubuntis niya? Bakit tila binundol siya ng kaba sa sinabi nito? Warren, you fucking know na maraming beses na may nangyari sa inyo. And yet, nag-assume ka na kaagad na kay Andrew iyon? Sigaw nito sa kanya. Don't fucking shout at me here in my own territory. Andrew admitted to me that he is the father of her child. Matigas na sabi niya rito. Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. Sinabi yun ni Andrew? Yes. If you have nothing more to say, you can leave. At akmang tatalikod na siya nang hawakan nito ang braso niya. Give her a chance, Warren. Higit sa ating dalawa, ikaw ang nakakaalam ng totoong pagkatao ni Samantha. Alam mong hindi siya ganung klase ng babae. Are you crazy? Gusto mong akuin ko ang bastardo niya? No fucking way! Sigaw niya rito. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong suntukin. You are really a bastard! Pero kaagad din siyang nakahuma at mabilis na nakaganti. Pero nakakailang suntok na siya ay hindi ito lumalaban. Go on! Punch me for all you want. But after this, Warren, please, I beg you. Pakinggan mo siya. Pakinggan mo ang mga paliwanag niya. Sabi nito, habang putok ang gilid ng labi nito, sa sobrang galit niya, ay sinikmuraan niya pa ito. Kaagad naman itong napangisi ng suntukin niya. You punch me again. That means pumapayag ka. Ilang minuto siyang hindi nakaimik. Pagkatapos ay iniabot nito ang isang card na may pangalan ng isang sikat na hotel. Tonight, 8 p.m. Iyon lang ang sinabi niya bago mabilis na tumalikod. Ito ang araw na pinakakinatatakutan niya, ang muli silang magkaharap ng asawa niya. Sari-saring emosyon ang dumadaloy sa buong pagkatao niya, pero mas nangingibabaw ang galit at puot. Kaya nang makita niya ito, ay isa lang ang gusto niyang gawin, ang parusahan ito, ang pagbayarin ito sa sakit na idinulot nito sa kanya. Ayaw niyang makinig sa mga kasinungalingan nito, pero gustong gusto na itong patawarin ng puso niya. After 2 years, doon niya napagtanto na hindi kailanman nawala ang pagmamahal niya para dito. Pero nang makita niya si Samsam, ang sinasabi nitong anak nilang dalawa ay bakit tila hindi ganoon ang nararamdaman niya katulad kapag nakikita niya ang anak niyang si Wendy. Hindi kumakabog ng mabilis ang puso niya. Bakit tila wala ang lukso ng dugo? Pero nang makita niya kung paano nahihirapan si Samantha ngayon ay nakapagdesisyon na siya. Papaniwalaan niya ito. Besides, hindi naman talaga imposible na siya ang ama ni Samsam dahil maraming beses na may nangyari sa kanila noon sa may isla. Habang isinasagawa ang DNA test ay hindi niya maiwasang kabahan, pero mahigpit siyang dumadalangin na sana ay positive ang resulta. Baka ito na ang tamang panahon para magkaayos sila. Pero paano kung negative? Bulong ng isip niya. Hindi niya alam kung anong magagawa niya rito. Mr. Santillan? The DNA test result will come out after 2 weeks. Biglang sabi ng babaeng kumuha sa kanya ng samples na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kaagad naman silang nagpasalamat. Nakapulupot pa rin ang mga kamay ni Cindy sa isang braso niya. Nagpumilit kasi itong sumama sa kanya kahit sinabi niyang bantayan na lang si Wendy sa bahay. Si Samantha naman ng mga oras na iyon ay bumalik na sa kwarto ng anak nito. Mabilis niyang pinaayos ang bill sa ospital para makauwi na rin ang mga ito. Just wait here. Kakausapin ko lang si Samantha. Pigil niya kay Cindy nang akmang sasama ito sa kanya sa loob. Pigil ang galit nito at walang nagawa nang mabilis siyang makapasok. Ella, dyan ka lang ha. Kukunin ko lang iyong bill. Dinig niya pang sabi ni Samantha nang makapasok siya. Nang makita siya nito ay nagulat ito. I already settled all the bills. Mabilis na sabi niya nang nagkatitigan sila. Salamat, pero hindi ka na dapat nag-abala pa.
magkano bang binayaran mo para really, Samantha? Kung ako nga talaga ang tatay ni Samsam, hahayaan mo ako sa gusto ko because that is my responsibility. Seryosong sabi niya rito. Dama niya ang pag-iwas sa kanya ni Samantha. Alam niyang galit ito sa kanya dahil nag-aalangan siyang paniwalaan ito. Pero ano bang magagawa niya? Si Andrew na mismo ang umamin sa kanya na ito ang ama ng ipinagbubuntis nito. Gaya nga ng sinabi ko sa iyo, ayokong ipagpilitan ng anak ko dahil kaya naman naming mabuhay nang wala ka. Pero bago pa siya makasagot, ay mabilis na siya nitong tinalikuran at nagsimula ng kunin ng mga gamit nito. Hanggang sa paghatid niya sa apartment kina Samantha, ay nakabuntot pa rin sa kanya si Cindy. Si Samantha naman ng mga oras na iyon ay wala namang imik. Hey you! Wala ka man lang bang sasabihin sa amin ng asawa ko? Aba, binayaran na nga ang bill ng anak mo. Mukhang ikaw pa ang nagmamataas. Biglang sita ni Cindy rito na siyang ikinagulat niya. Hindi ko sinabing bayaran niyo ang bill sa ospital ng anak ko. Kaya kong maghanap ng pera. Seryosong sabi ni Samantha na hindi man lang tumitingin sa kanila at mabilis na bumaba nang huminto na ang sasakyan sa harapan ng apartment nito. Mabilis din na nakababa si Cindy at mabilis na nahaklit ang isang braso niya. Dahilan para magising ang natutulog na si Samsam na hawak-hawak ni Samantha. Ella, pakihawak nga saglit si Samsam at pakipasok na sa bahay. Matigas na sabi ni Samantha. Pagkatapos noon ay mabilis nitong hinarap si Cindy at biglang sinampal ng malakas. Alam kong sa ating dalawa ay mas may pinag-aralan ka. Pero bakit tila nakalimutan yatang ituro sa eskwela niyo ang pagkakaroon ng tamang asal? Galit na sabi ni Samantha. How dare you? Sigaw ni Cindy at takmang sasampalin si Samantha. Pero mabilis itong nasalag ng babae. Umalis na kayo habang may natitira pa akong respeto sa inyo. Sigaw ni Samantha kay Cindy. Respeto? Did I hear that right? Sa ating dalawa, ikaw ang walang respeto. Paano mo nagagawang ipagsiksikan niyang anak mo sa asawa ko? Samantha, we all know na hindi iyan anak ni Warren. Sigaw din ni Cindy. Sabagay, in 2 weeks time, mapapatunayan na natin kung gaano kakakati, slut. Bago pa tuluyang magsabong ang mga ito, ay mabilis na siyang nakalapit at hinila si Cindy. Cindy, what are you doing? Let's go! Galit na hila niya rito at isinakay na ito sa loob ng sasakyan. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, ay nagwawala si Cindy. Bakit ba hinila mo ako? Dapat ay hindi mo ako pinigilan para makalbo ko ang babaeng iyon. Galit na sigaw nito sa kanya. Damn, Cindy! Can you please shut up your fucking up? Can't you see? Wala namang ginagawa sa iyo si Samantha. Nakita mo naman na sinampal niya ako, hindi ba? Teka nga, bakit mo ba'y pinagtatanggol yung kapit mo, ha? Samantha is not my mistress, Cindy. You know very well na matagal na tayong tapos. Si Wendy na lang ang tanging dahilan kung bakit magkasama pa rin tayo sa bahay. Mariing paliwanag niya rito. Kaya ba ni minsan ay hindi mo ako nagawang haggan o galawin pagkatapos ng kasal natin, Warren? Mahal na mahal kita at alam mo yan. Pero kung hindi rin lang ako ang mamahalin mo, mas mabuti pang tapusin na natin ang lahat. At pilit nitong inaagaw sa kanya ang manibela. Halos manlaki ang mga mata niya dahil may kasalubong silang isang malaking truck. Cindy, bitawan mo ang manibela! Agaw niya rito at halos makahinga siya ng maluwag dahil mabilis nilang naiwasan ng truck. Pero hindi nila napaghandaan ang susunod na pangyayari. May isang mabilis na pickup na paparating ang pasalubong sa kanila. Pagkatapos noon, ay wala na siyang matandaan kung hindi ang nakakasilaw na liwanag.